is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. What's up mga brad, kamusta kayo dyan? Kung kami ang tatanungin ninyo ay okay lang kami dito, going strong pa rin. So dito sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano diskartehan ng mga Cubierta Boys ang paglilinis at paghahanda ng bodega para sa susunod na kargada. Umpisa natin ang kwento mula sa pagsampa namin sa barko. Sa unang duty ko ay sumabak agad ako sa bakbakan. Okay, first job of the day, Bitay. Preparasyon para sa susunod na kargada. So bukas, aalis kami dito. Pupunta kami ng Sweden or Finland. Unang trabaho, sakay tayo sa basket. Tapos linisin yung mga butas sa gilid ng bulkhead. So yun. Yeah, tara. Linis tayo ng ngayon, gabi. Nakapirma na rin tayo ng working allot permit. Kompleto na rin sa gamit. Kaya ayan. Bitay. Pasok sa basket. Dahil walang cargo operation, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga ay binigyan kami ng job order na hindi namin kayang trabahuhin kapag ang barko ay underway na. Mula sa Belgium, bumiyahe kami ng 6 na araw papunta ng Finland. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow. So I can understand it fully, appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control. Nandito kami sa Port Obrahe sa Finland. So simula kaninang alas 12 ng hating gabi nung nag-duty ako, alas 12:30 na ngayon ng madaling araw. Umpisa kanina, never na nagdilim. Yan, dyan sa area na yan, yan yung maliwanag kanina nung alas 12. So alas 12:30 ng madaling araw, nandito na siya. Nagkarga kami doon ng pig iron. Bale, 2 bodega lang ang nilagyan ng kargada. Pagkatapos namin na magkarga sa Finland,
bumiyahe na naman kami ng 12 oras papuntang Sweden para kargahan ang natitirang dalawang bodega ng parehong kargada na pig iron din. Pagkatapos namin na magkarga sa Sweden, bumiyahe na kami ng 17 days papunta sa Italy para doon ay magdiskarga. Dito nyo na masasaksihan ang tunay na buhay ng isang marino kapag nasa barko, na hindi pala ganun ito kadali. So guys, dito na mag-uumpisa yung kabanata ng hold cleaning namin. So bali, preparasyon na rin para sa susunod na kargada. So papalahin namin yan. Tatanggalin namin yan dito sa gilid. Kami dito sa bandang gitna. Para bukas is hindi na mahirapan yung babgat magdiskarga. So gagawin lang namin ngayon yung makakaya namin. Kasi itong bato na to, hindi to bato. Bakal ito eh. Yan, bakal yan. So ito pa lang, nagtitimbang na ito ng mga mahigit 20 kilos. Maliit lang yan. Ayan o. Mahigit 20 kilos na yan. So, ang bigat. So, ngayon, mag-uwalis kami. Tapos, itong mga bato-bato na to, kung makaya namin, igigit na. Yan, yung mga bato-bato na yan. So, ayan yung armas namin. Pala tsaka walis. So dalawa lang kami ngayon yung magtatrabaho kasi apat lang naman kami sa kubyerta. So ngayong gabi, duty namin ni Manong Martin. So dalawa lang kami ngayon magtatrabaho. So yung mga kaya lang namin, yun lang yung magagawa namin. So ito, itutulak lang namin yan pagitna. May isang metro, dalawang metro, hanggang sa makaya. Samantala na namin ang tulong mula sa maliit na bulldozer na tagatulak ng mas malalaking kargada. Kaya pilit din namin na binibilisan ang pagwalis at palahin ang mga cargo residues at mailagay ito sa bucket ng bulldozer. Mahirap gawin ang paglilinis
na kung saan ay naghahabol kayo ng oras. Minero kami ngayon, minero. Hindi kami marino, minero. Mga miners, miners sa barko. Ah, grabe oh, ang sipag ng dalawa, di napauwiin yan. Namin yung, yun, yung babkat. Yun. Ina-assist namin yan na matanggal niya yung lahat ng bato-bato sa gilid. So meron pa dun sa kabila, marami pang bato-bato. So kailangan matanggal yan lahat. Para hindi kami mahirapan sa paglinis pag bumitaw na kami dito. Malungkot si Pakner. Nagayawan, nakatalpak ka na eh, animal. Nadisgrasya man yung talpak niya. Talpak sana siya ngayon eh. Wala. Tinawag. Laki pa naman ang extra nito. 00. Extra. 00. Wala talaga. Ay, Diyos ko Lord. Ah, mag-heart mo na sa ikuan niya, bitis. Oh, para mapabilis ang trabaho. Dahil sa apat lang kami na tao sa kuberta, si Kapitan ay kumuha ng dalawang import mula sa makinista. Hiniram niya kay Chief Engineer ang dalawang oiler para tumulong sa amin magwalis at magwashing sa bodega. Dahil pagkatapos namin madiskarga lahat ng kargada, ay may dalawang araw lang na binigay sa amin para maiprepara na naman ang bodega para sa susunod na kargada. Oh, may mga labahan, no? Wala, kasi sira yung washing machine. Sinabantala na yung washing ng hold. Sinabay na yung paglalaba. Kawawa naman kami, wala kaming washing machine. Ayan, ganyan maglaba sa barko. So tapos na kami magwashing. So ngayon, yung ginagawa na lang is nagda-drying na lang kami. So, yung mga natirang mga tubig ay tutuyuin yun para pag nag-loading kami is fit na yung ano namin, bodega. So, pag nag-drying kami, ganito mainit yung panahon, ginagawa namin is kinakalat lang yung mga tubig na ganyan na ano, na muo, ikakalat lang. Pusa na yung matutuyo kasi yung bodega is bubuksan lang siya. So, hayaan lang siyang bukas. So, ngayon, mamayang gabi is ano na yun siya. Isasarado rin yung bodega. So, pusa na lang yan, matutuyo. Pero pag sakali na, limbawa na sa mga malamig kami na lugar, is minamano-mano namin yan sa pagtanggal yung mga tubig para tuyuin. So yung gamit namin dyan para tuyuin is yung sponge. So yun. So, mga lumang kutsyon. Ito yung pangtuyo namin. Ang dukot sa mga butas na basa. Okay. So yan lang. So next nito is kapag natuyo na lahat ng bodega, ay gagawin namin is yung itong cover ng ano ng bilge well. Itong cover na to is babaluti namin to ng burlap. Yan. So ito babalutin ito ng burlap para let's say na may mga maliliit na kargada na pwedeng pumasok sa loob ng bilge at magbabara sa bomba ng bilge is may iwasan. Pero sa ngayon, yung magiging karga namin is wood pulp. So yung kargada namin is naka
nakabalot na siya ng plastic, tapos cubes. Ganun. So, okay lang. Kahit hindi ito ibalutan, walang problema kasi wala namang papasok na babara sa loob ng motor. Alam ko na alam nyo na kapag Pinoy ang dumiskarte, walang trabahong mahirap. Lahat nagiging madali. At isa pa, alam naman natin na tayo mga Pinoy, talagang masiyahin tayo eh. Kaya kahit malungkot, nakukuha pa rin natin kumiti. Diba? Kaya kudos sa mga marinong Pilipino kahit sa ang sulok man ng mundo. I ain't tripping,